ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa presyo ng petrolyo at kuryente. Good news po sa mga motorista, lalo na sa mga chuper ng jeepney. May rollback na naman sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Samantala, minumukahi po ng Meralco na utay-utayin ang hirit na dagdag singil ng dalawang planta ng San Miguel Corporation dahil sa pagsipa ng presyo ng fuel na nagpapagana sa mga planta ng kuryente. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. 10 galong lalagyan ang dala ni Ricardo sa gasolinahang ito. Sabi niya, mas mura kasi rito kumpara sa Paranaque. Pag sa airport area, mas mahal usually ang crudo from domestic airport to sukat. Mas mahal sila kaysa rito. 4 pesos ka po. Average liter, per liter. Labi presyo, kaya mas makakatipid ka. Kaya for every nakaka 16 pesos. Pero hindi kailangan mag-imbak ng mga motorista dahil may namumuro na namang rollback sa diesel at kerosene sa Martes. Sa unang 4 na araw ng trading, nasa halos 2 pesos na ang ibinagsak sa presyo ng diesel, lagpas piso naman sa kerosene. Rollback sa diesel, more than 1 peso ang estimate. Estimate po yan. Ang kerosene po ay more or less 1 peso. Sa gasoline, posible pong baka magkaroon ng konting increase or decrease or zero. Walang adjustment. Natuwa ang mga jeepney driver na lumaki na ang kanilang kita dahil sa serye ng rollback, pero para sa kanila, kulang pa rin ito. Ibalik na lang sa dati. Kasi dati, para maibalik din sa pamasahe, nunoy bi. O magkano yung dati? 39 ho ata yun. Kaso baka mamaya biglayin nila eh. Eh, taas na naman nila ng yung mahirap din yung pagtaas eh. Pero ang tanong pa rin ng mga motorista ay, magtutuloy-tuloy kaya ang rollback sa mga susunod na linggo? O babawi at mamamayagpag na naman ang mga oil price hike pagkatapos ng bawas presyo sa susunod na linggo? Kanya-kanyang tantya ang mga eksperto, pero wala talagang makakasiguro kung hanggang kailan sasadsad ang presyo ng langis sa world market. Favorable talaga na magkakaroon ng mga rollback. But hindi rin natin masiguro, not 100%. Pero napakataas po yung environment na favorable doon sa pagkakaroon ng tuloy-tuloy na rollback. Any slight change in political, environmental, weather, or whatever economic change affects the prices. From my own forecast, I think that there might be already an increase. Next week po. Next week. Samantala, iminungkahi naman sa Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang hirit na dagdag singil ng dalawang planta ng San Miguel Corporation para hindi masakit sa mga consumers. Mahigit 5 billion pesos ang inabono ng dalawang planta mula Enero hanggang Mayo dahil sa pagsirit ng presyo ng fuel na gusto nilang ipasa sa mga consumers. Nangihingi sila kahit na 6 months, may stagger yung collection nito para hindi masyadong mabigat. So kung 6 months yan, nasa mga 30 centavos yan per kilowatt hour sa generation charge. Sagot ng ERC, ini-evaluate pa lahat ng posisyon at kasali sa konsiderasyon ng komisyon ang interes ng mga consumers na masasapul ng mas mataas na bayarin. Nilinaw naman ang Meralco na wala silang kikitain sa hiling na dagdag singil ng San Miguel, pero sila rin ang mamumroblema kung biglang tumigil na sa pagsusupply ng 1,000 megawatts ang dalawang planta. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Bibigyang prioridad ng LTFRB ang pagbubukas at pagbabalik ng mga naputol na ruta na sa kaya ng mga estudyante sa Metro Manila, lalo't papalapit na ang pagbabalik ng face-to-face classes. Nagpapatrol, Jackie Manaba. Sa San Jose del Monte, Bulacan, nakatira si Ram. Pero sa siyudad ng Maynila siya, kumukuha ng kursong International Studies. Sabi niya, lahat na yata ng klase ng transportasyon na susubukan na niyang sakyan. So from our house,
mo-motorcycle po sa terminal ng bus. And then after ng bus, 3 hours pa, 4 hours. And then mag-LRT na napakatagal din, sobrang haba din ng pila. And then ayun po, mag-jeep pa ako mula Diyose hanggang school na po, ayun. So 3-4 din po yung sinasakyan ko. Pero dati, hindi naman anya putol-putol at palipat-lipat ang kanyang biyahe. Sobra po. Dati po, dalawa lang yung sinasakyan ko kasi may terminal po sa may Santa Cruz. Dumagdag po talaga ng gastos. Usually po, 100 po siguro kapag isa papunta pa lang po. And then another 100 pa uwi po. Hiling niya, maging mas maayos ang ruta. Ito ang prioridad ngayon ng LTFRB, ang pagbubukas at pagbabalik ng mga ruta bago ang pagbabalik ng face-to-face classes sa susunod na buwan. So ang una po naming nirekomenda sa kanya ay ang pagbubukas ng mga at least 30% ng mga naputol na linya dyan sa North Metro Manila, sa bandang Commonwealth, sa Bulacan, pati na rin po sa South Metro Manila. In a few weeks, mailalahat na ho damin yung mga mabubuksan natin na ruta para sa ating mga estudyante. Bago makarating dito sa University Belt, ang mga estudyante mula sa Cavite at Bulacan ay nakakailang pampublikong transportasyon silang nasasakyan. Nariyan ang jeep, ang bus at ang tren. Ibig sabihin nito, dagdag na oras sa biyahe, dagdag gastos rin. Kaya nga yan ang sinisikap ng LTFRB na mapabilis ang biyahe at maiayos ang ruta. At ang bibigyan prioridad ay ang mga bus, minibus at maging mga modern jeep. Tulad ng modern jeep na ito na tumatakbo sa pamamagitan ng kuryente. Kinokonekta nito ang ilang istasyon ng LRT 1 sa Ayala Malls hanggang sa PITX. Makikita ang ruta sa pamamagitan ng pag-download ng Get Pass app. Digital na rin ang pagluload ng pasahe. So dun sa mga taga South, no, kung yung mga galing sila sa South, bababa sila ng PITX, they have an option, no. May oras or schedule lang alis, hindi na kailangan makipagsiksikan. Paglabas nila ng tren, naka-air condition sila, pagsakay nila sa last mile solution natin, no, to get them to their final destination, aircon pa rin at comfortable pa rin, no. Gusto namin seamless yung ano nila, yung kanilang commute. Pero ang mga traditional na jeepney, umaalma. Sila ang nauna sa ruta, pero sila umano ang naitsapwera. Ang aming ipaparating sa ating kagalang-galang na Cherua woman ng LTFRB, yung ibalik kami sa aming mga rota. Kasi ho, ang dami pang rota namin na hindi pa pumabiyahe. Existing po lahat ng mga kanilang prangkisa, bayad po ang lahat ng mga dapat nilang bayaran. Ang nagtataka po ako, kung naman po ay continuous na nakikipag-cooperate sa ating gobyerno, lalo-lalo na po sa LTFRB. Hiling din ang mga tradisyonal na jeep na huwag silang biglain sa modernisasyon. Minadali po kami to the extent na may deadline for us to consolidate into a cooperative and a corporation. Ang nakikita po namin kasi yung modernization, it's the way forward para ma-improve natin yung public transport. Pero ang naging pagkukulang lamang niya ay medyo naging abrupt yung kanyang pag-implement. Ayon sa LTFRB, bukas ang opisina nila sa mga transport group para talakayin kung paano mas mapapagaan ang pagko-commute. Lalo't isang buwan na lang ay magbubukas na ang mga eskwelahan. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Ang plano ng Administrasyong Marcos sa pagbangon ng ekonomiya, pagtugon ng pandemya ng COVID-19 at pagsiguro sa food security ng bansa. Ilan yan sa mga aasang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang unang State of the Nation address sa Lunes ayon sa Malacanang. Itinanggi naman ni Executive Secretary Vic Rodriguez na nagbitiw siya sa kanyang pwesto dahil umano sa pressure ng trabaho sa Malacanang. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Habang tuloy-tuloy ang mga paghahanda para sa kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., abala rin ang presidente sa mismong pagsusulat ng kanyang magiging talumpati sa Lunes. Ayon kay Executive Secretary Vic Rodriguez, ilalaan ng Pangulo ang buong weekend hanggang umaga ng July 25 para tapusin ang kanyang SONA. He's the one writing his SONA message and he will be very busy
Yesterday, we tried to relax already his schedule so he can ride, but ang dami pa rin mga trabaho. But and this morning, we have just the two ambassadors, the ambassador of Thailand and ambassador of the United States, presented their credentials to him this morning. But this afternoon, he has devoted it until the weekend, until morning of Monday to finalize his SONA message. Hindi pa masabi ni Rodriguez kung gaano kahaba ang magiging talumpati ng Pangulo. Pero kinumpirma niyang iikot ito sa pambansang ekonomiya, sa pangkalahatang COVID-19 response ng gobyerno at pagbabalik ng full face-to-face classes ngayong Nobyembre. The general themes, you can also get it naman from all the what's happening for the past three cabinet meetings. It's all about our economy, the economic plans. With the face-to-face opening of this coming school year, it's all about COVID response. And when we speak of COVID response, it's not only about health. It goes all the way to the entire cycle of economy. You go not just health, you go to economy, you go into education, and so on and so forth. Asahan din anyang tatalakayin ng Pangulo ang planong digitalization ng gobyerno at pagtugo ng administrasyon sa isyu ng food security sa bansa. Ito ay sa gitna ng isang nakaambang na pandaigdigang krisis sa supply ng pagkain. Yes, because it is his thrust, it is his vision for us not only to have food security but food sovereignty, meaning we don't have to rely on much importation anymore. If we can feed ourselves as a nation, and if we can feed ourselves as Filipinos, I think we are on our way to where we want to be, much like where our neighbors are. Sinagot din ni Rodriguez sa mga haka-haka kaugnay sa isang online report na nagbitiw na umuno siya sa pwesto dahil sa pressure ng kanyang trabaho sa Malacanang. I'm just here. I hardly go out of my office. Probably that's one, I don't know how the rumor started. Tumanggi naman patula ni Rodriguez ang alegasyon sa report na nangingingkil siya sa isang religious group kapalit ng appointment sa matataas na posisyon sa gobyerno. Hindi na anya kailangan sagutin ang mga ganitong paratang, lalo na't wala naman itong basihan. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Pinayagan ng magsagawa ng programa ang mga militanteng grupo sa Commonwealth Avenue sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 25. Ito'y matapos magpulong kanina ang Quezon City Police District at Department of Public Order and Safety. Papayagan na ang grupong Sanlakas at Bayan na magmarcha mula Quezon Memorial Circle at maaring magprograma mula Commonwealth hanggang Tandan Sora, pero mula alas 9 ng umaga lamang hanggang alas 12 ng tanghali. Pinayagan din ang dalawang grupo ng mga taga-suporta ni Pangulong Marcos na magsagawa ng programa sa IBP Freedom Park mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Bago ito ay nakipagpulong si Bayan Secretary General Renato Reyes sa Quezon City LGU para iapila ang unang pagbasura ng kanilang permiso para magprotesta sa Lunes. Samantala, ipagbabawal naman sa mga dadalo sa SONA ang kasuotan na may mensaheng politikal. Ayon kay House of Representatives Secretary General Mark Leandro Mendoza, dapat nakasuot lamang ng barong Tagalog at Filipiniana o kaya'y business attire ang mga dadalo sa plenary hall o sa video conference. Umalma si Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa pulisiyang ito at sinabing unang beses lang mangyayari na pipigilang maghayag ng saloobin ang mga dadalo sa SONA. Agarang aksyon kaugnay sa mataas na presyo ng mga bilihin at mababang sahod ng mga manggagawa. Ito ang inaasahan ng isang labor coalition na lalamanin ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos sa Lunes. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Dalawa ang anak ni Pinky. Hindi laging may trabaho ang asawa niyang construction worker, kaya sahod niya bilang restaurant staff ang madalas na pinagkakasya.
Yung pagkain kasi mas nahuli tuloy kasi 'di ba syempre ang bayarin sa kuryente, tubig, di mo naman pwedeng pakiusapan 'yun eh. Kaya parang nandun po talaga pag-alala ko na mapapatapos ko po kaya 'yung mga anak ko. Imbis magpahinga ngayong day off, sumali si Pinky sa protesta sa harap ng Department of Labor and Employment kasama ang iba-ibang labor group para isigaw ang panawagan sa pamahalaan. Ayon sa nagkaisa labor coalition, tila wala pa rin konkretong plano kung paanong tutugunan ng Marcos administration ang pataas ng pataas na presyo ng bilihin, mababang sahod at kahirapan. Kahit raw kasi mag-iisang buwan pa lang sa pwesto, di dapat magpatumpik-tumpik ang gobyerno. Ano ang ating gagawin? Sapat ba ang ayuda? Ba? Pwede bang reviewin natin ang sweldo at ihabol? Yun yung hinahanap eh. So hindi na usapin ng bigyan pa natin ng 100 days. Kasi ang problema ay kagutuman na eh. Kahirapan na. Emergency na. Dalawang opisyal ng DOLE ang bumaba para anyayahan ang mga grupo ng manggagawa sa isang dialogo. Si Labor Secretary Bienvenido Benny Laguesma, ang Trade Union Congress of the Philippines naman ang kaharap. Pakiusap niya, bigyan sila ng pagkakataon na makapagbalangkas ng solusyong magiging patas sa lahat ng sektor. Dalawang cabinet meetings pa lang kami ang usapin. So may sentro na sa may kinalaman sa paano magkakaroon ng karagdagang hanap buhay, paano tayo makakainganyo ng mga additional na investors purong upang makalikha ng hanap buhay, paano natin natutulungan ang mga manggagawa sa kabila ng patuloy na umiiral na pandemya. Ayaw pangunahan ni Laguesma ang lalamanin ng SONA ng Pangulo sa Lunes. Pero siniguro niya, economic recovery ang prioridad ng buong pamahalaan. At kabilang sa pangmatagalang plano, ang isang labor and employment plan para makalikha ng mga trabahong makapag-aangat sa buhay ng bawat manggagawa. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Naabot na ng Commission on Elections ang target na 2 milyong bagong rehistradong botante para sa barangay at SK elections sa Disyembre. Sa kabila naman ng mahabang pilang ng mga humahabol na magparehistro, wala pong balak ang COMELEC na palawigin pa ang deadline. Live mula sa COMELEC sa Intramuros, Maynila, nagpapatrol Johnson Nabat. Johnson, wala na ba talagang extension ang deadline para sa voter registration bukas? Bernadette, ayon sa COMELEC, kung hindi magpapasa ng batas ang Kongreso na magpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections, wala na rin magiging extension pa ang deadline bukas para sa voter registration. Sa bangketa malapit sa tanggapan ng COMELEC sa Aroseros, Maynila, naghihintay ang ilan sa mga humahabol na magparehistro para sa barangay at SK elections. Sila, mga residente ng District 2 na tanging siniserbisyuhan ng COMELEC na mas piniling dito pa rin sa kanilang opisina gawin ang registration. Inilipat na kasi sa mga mall sa Maynila ang registration ng iba. Blockbuster din ang pila sa COMELEC Aroseros sa Maynila. May mga naglatag pa ng karton sa bangketa at nagbaon ng pagkain para hindi masingitan sa pila. Pero marami na umano ang sumingit sa pila. Sa sinihan ng isang mall malapit sa City Hall ang voter registration ng mga taga District 1 at District 4. Kasama sa mga pumila dito ang 26 anyos na si Jera na first time boboto, nakarga pa ang 2 taong gulang na anak. Ang 23 anyos na si Vivien ng Balutondo, nagbao na lang ng pagkain sa pila. So okay po, maganda po yung ano nila kasi dito po nila ginagawa. Dahil mga nakaupo lang po yung mga paparehistro. Eh pag doon po sa labas, hindi, mga nakatayo pa, tapos mainit pa po. Mas konti po yung tao, hindi po masyadong siksikan. Kesa po sa COMELEC na nasa labas kami. Pwede na mas maging marami yung tao, mas magiging crowded siya. Sa Quezon City, marami ang nagsimulang pumila Webes pa lang ng gabi. Kabilang dito ang 29 anyos na si Heidi Malaluan na dinala pa ang 9 na buwang gulang na anak at 2 beses ng pumila para magparehistro. Kami lang po ni ate. At saka? Tsaka yung anak ko po. Ilang taon na po anak niya? 9 months po. Gusto ko lang po talagang makapagpa
parehistro po pala para makaboto po ako. 10:30 po nandito na kami. Dagsa rin sa COMELEC office sa Dulag, Leyte ang mga nagparehistro. Sa tala ng COMELEC Eastern Visayas, simula July 4 hanggang 21, umabot na sa 201,072 ang nagprosesong application para sa registration. Sa pangkalahatan, sinabi ng COMELEC na umabot na sa 2,119,878 ang mga nagparehistro, lampas sa target na 2 milyon. Wala na ring extension ng voter registration. Pero nakahandang sumunod ang COMELEC sakaling magpasa ng batas na magpapaliban sa December 5, 2022 barangay at SK elections. Gipit na rin sa oras ang COMELEC na may sinusunod na timeline para paghandaan ng halalan. Paliwanag sa teleradyo ni COMELEC spokesman attorney John Rex Laudianco, sa ilalim ng batas, bawal lang magparehistro 120 araw bago ang mismong halalan. Ito po ay pumapatak sa August 7. Kaya nga po ang ating registration lamang ay July 4 to July 23. Ipinapaskil po namin last day to post po lahat ng applications para July 25. Pinaghahanda rin ng COMELEC ang posibleng pagdagsa ng mas marami pang bilang na magpaparehistro bukas, ang deadline para sa voter registration. Bernadette. Maraming salamat, Johnson Manabat. Gretchen, sinong nagbabalik sa mundo ng boxing? Ati B, walang iba kundi si People's Champ Manny Pacquiao na muling lalaban para sa isang charity exhibition fight sa South Korea. Sinagot naman ng boxing legend kung ito na nga ba ang kanyang boxing comeback halos isang taon matapos magretiro. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Sa Disyembre ang matutunghayan ng fans sa The Master Meets the Champion kung saan magtutuo sa isang exhibition fight sina People's Champ Manny Pacquiao at Korean fighter DKU. Setyembre 2021 nang ianunso ni Pacquiao ang kanyang pagre-retiro sa boxing. Pero agad nilinaw ni Pacman na retired pa rin siya. Tinanggap lang niya ang charity fight para mapondohan ang kanyang proyektong pabahay. Sa ngayon, ang alam ko, nag-retire na ako, nag-announce na ako ng retirement. Yan yung nasa puso ko, nasa mind ko ngayon. Unless kung magbago yung isip ko o puso ko na gustong maglumaban ulit. Pero hindi pa ako nag-iisip ng ganun. Ang sa akin is paano ako kumita para maitulong sa taong bayan, maitulong sa mga kababayan ko. Isang YouTuber at mixed martial arts master si Yu na nagtatag ng warfare combat system sa South Korea. Lay naman niyang tulungan ang mga Ukrainian na apektado ng gera. Pangako ni na Manny at DK, ito todo nila ang training para sa sagupaan. Pacquiao doon sa kit naman eh. Left to upper corner. Kasi mas maliit po si Sir Manny Pacquiao, so maybe left yung gagamitin ko pa. Yeah. Although ito ay isang charity event na para makatulong tayo ng mas marami pang tao. So gagawin din natin yung training na ginagawa natin, yung usual na ginagawa natin sa training pag nagpiprepare tayo ng isang championship fight. Magbubugbugan din kami dun sa taas ng ring. Ikinatuwa ni Coach Buboy Fernandez na balik training sila ni Pacquiao. Pero naniniwala siya, pwede pang bumalik si Manny sa isang championship fight. For the safety, sa health niya, of course, sinusuportahan natin yung pag-retiro niya sa boxing. But itong sa pinapakita niyang sign for the exhibition match, the Pacman comeback in the ring. Kagagaling lang ni Manny sa bakasyon sa Europa, pero sinimulan na ang training sa Jensen. Magaganap ang The Master Meets the Champion sa December 11 sa South Korea. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Sinalakay ng pulisya ang tanggapan ng isang online lending agency sa Pasig City dahil sa umano'y harassment o pamamahiya sa mga kliyente na hindi nakakapagbayad ng kanilang utang. Nagpapatrol, Jack Batalyones. Pinoy!
Pinasok ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang gusaling ito sa Pasig City. Dito nag-oopisina ang Populous Lending Corporation, isang online lending agency o OLA. Ayon sa PNP ACG, isa ito sa mga kumpanyang nanghaharas o nananakot sa kanilang mga kliyente pag hindi nakapagbayad ng utang. Ito yung sagot ng ating PNP ACG sa reklamo ng ating mga maraming kababayan na luloko sa online lending apps. Sila kapag hindi nakakabayad, sila ay naging biktima sa threatening at saka yung pinapahiya sila. Nasa 117 na empleyado ang inabutan ng mga otoridad. Mistulang call center ang lugar na ito at dito makikita ang mga sinasabing mga collection specialist. Sila yung mga nagdetect at nanghaharas sa mga kliyente na hindi makabayad sa kanilang mga utang. Makikita pa sa mga computer screen ang mga mensahe ng pagmumura sa mga kliyente. Kasama sa raid ang mga tauhan ng National Privacy Commission, pati na ang Securities and Exchange Commission, na sumuri kung kompleto sa papeles ang kumpanya. Ayon sa PNP ACG, bawal ang ginagawang harassment sa mga kliyente. Labag din sa batas ang pamamahiya sa kanila at pagkuha ng personal contacts. Paniningil na harassing ng paniningil. Yeah, so that's on their part. Now for NPC, yung part na ginagamit mo yung third party, yung accessing of the data privacy. Because ganun ang ginagawa nitong mga lending app. Eh. Yung contacts mo, they use that. Tapos yung hinaharas ngayon nila yung contacts mo because hindi ka nakakabayad. Sinubukan naming kunan ng panig ang may-ari ng lending agency pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Tikom din ang bibig ng mga empleyado. Posibleng kasuhan ang mga nasa likod ng lending agency ng paglabag sa Data Privacy Act of 2012. Jack Batallones, ABS-CBN News. Napupuno na ho ng mga pasyente ng dengue ang ilang pampublikong ospital, partikular sa Calabarzon Region. Aminado naman ng DOH na nakakaalarma na ang pagtaas ng mga kaso. Nagpapatrol, Michael Dalizo. Sa mga litrato mula sa MDRMO ng Rizal Occidental Mindoro, sunod-sunod ang mga pasyente ng dengue na kinailangang isakay sa ambulansya para isugod sa ospital nitong mga nakaraang araw. Iba-iba ang edad ng pasyente, may mga bata at matatanda. Nararanasan na rin sa mga ospital sa Cavite ang pagdami ng na-admit na pasyente ng dengue dahil sa mga sintomas tulad ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, hirap sa paghinga at pagdurugo. May mga pagkakataong naaabot na ng General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital ang full occupancy sa dengue patients. Kakaranas na kami ng nare-reject yung referral dahil dun sa full house yung hospital. Bali, i-refer nila, ang reason ay full na yung vacant beds. Nagpulong na ang mga health officials sa Tanza kaugnay ng sitwasyon sa dengue at mga kaukulang aksyon na dapat gawin. Sa Barangay Bukal, araw-araw na ang misting operation para mapuksa ang mga lamok. Ayon sa DOH Calabarzon, nakakaalarma na ang pagdami ng mga kaso ng dengue sa rehiyon na ngayon ay nasa higit 6,000 na. Yung ating cases around 2 weeks ago, that was 40% higher. But at present, the latest data shows that we are at around 53% higher than last year's same period. So talaga pong medyo alarming. We are at the alert level for dengue. Sa Negros Occidental, kung saan higit 2,300 na ang mga kaso ng dengue, nagpadala na ng medical team sa 10 LGU kung saan may pinakamaraming nagkakasakit. Sa Davao City, 5 na ang namatay sa halos 1,000 tinamaan ng dengue. Nananawagan ang Provincial Health Office ng kooperasyon ng publiko para hindi lumala ang sitwasyon. Tiniyak ng Philippine Red Cross na sapat pa naman ang nakaimbak nitong blood units at may kooperasyon ng higit 100 nitong chapter sakaling maubusan ng dugo ang isang lugar. Lahat ng chapters, inire-report sa amin kung anong supply ng dugo sa umaga at saka sa hapon. So malalaman namin kung saan kinakapos kung meron at makakapaghanda sila kagad. Assuming lang, worst case scenario, okay. Kinapos sila ng dugo, magpapadala kagad yung pinakamalapit ng chapter doon. May mga pagkakataong umaalalay na ang Philippine Red Cross sa mga pagamutang napupuno ng dengue patients sa pamamagitan ng pagtatayo ng tent bilang triage. Sa ngayon, tiniyak ng organisasyon ang kahandaan na magtayo pa ng karagdagang tent kung kakailanganin ng mga ospital.
Protocol ngayon sa mga paggamutan na isailalim sa parehong COVID at dengue test ang mga may sintomas ng influenza tulad ng lagnat. Kapag positibo sa dengue, kailangan ng isolation habang pwede na sa regular ward kung dengue lang ang sakit. Michael Telizo, ABS-CBN News. Alamin po natin ang lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. So Ariel, ano yung mga update sa binabantayang low pressure area at yung magiging lagay ng panahon ngayong weekend? Henry, nalusaw na ang low pressure area sa gitna ng West Philippine Sea kaninang alas 2 ng hapon. Maaraw naman sa malaking bahagi ng bansa sa Sabado, bukas po yan, pero may thunderstorm sa hapon at sa Linggo maulan sa Visayas at Southern Luzon. Bukas, posibleng mabuo ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ na makaapekto sa Mindanao at sa Linggo, lalawak pa ang apektadong lugar nito at posibleng may mabuo sa loob nito na sama ng panahon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa weekend sa Mindanao po, bukas may aasahan ng ulan sa umaga sa Surigao del Sur, southern part ng Davao Region at ng Sokcergen at maulan po sa Zamboanga Peninsula at sa Basilan. Pagsapit ng tanghali, buong Mindanao na ang uulanin at malalakas ang ulan sa hapon sa bahagi ng Bukidnon, Lanao del Sur, Cotabato at Davao City. At sa gabi may malalakas pang ulan sa Bukidnon ulit at maging sa Davao de Oro at Davao Occidental. Sa Linggo, maulan sa umaga sa Sarangani at ilang bahagi po ng Davao Region at maging sa Tawi-Tawi. Sa tanghali, sa hilagang bahagi ng Mindanao maulan sa Maycaraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Magpapatuloy ang mga pagulang ito sa hapon at malalakas ang buhos sa Bukidnon at Lanao del Sur. At sa gabi, may aasahan pang ulan dito po sa may Zamboanga Peninsula. Sa Visayas naman, mababa ang tsansa ng ulan bukas ng umaga pero maulan na sa Samar pagsapit ng tanghali. Sa hapon, meron ding ulan sa iba pang bahagi ng Eastern Visayas at maging sa Western Visayas. At sa gabi may mahihinang ulan pa sa ilang bahagi ng Samar at Sapanay. Sa Linggo, mahihina ang ulan sa ilang bahagi po ng Visayas sa umaga pero simula tanghali, maulan na sa halos buong rehiyon. At sa hapon, malalakas ang buhos ng ulan sa Biliran, northern part ng Leyte Province, dito po sa Negros Island at katimugang bahagi ng Panay kasama na ang Guimaras. At sa gabi, meron pang malalakas na ulan sa Siquijor, southern portion ng Negros Oriental at gitnang bahagi ng Panay. Sa Palawan, may aasahang ulan bukas po ng hapon dahil sa thunderstorm at ganyan din sa pagsapit ng araw ng Linggo. At sa gabi po, may aasahan pang maulang panahon sa northern part sa Calamian Islands at mainland northern Palawan. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, Sabado ng umaga, pero mula tanghali, may ulan na sa may Bicol Region at dito po sa Southern Quezon at magtutuloy-tuloy ito hanggang hapon at pagsapit ng gabi, may ulan pa sa may bahagi ng Sorsogon, Masbate, Romblon at Oriental Mindoro. Sa Linggo, mula po umaga, tuloy-tuloy hanggang gabi magiging maulan dito po sa Southern Luzon, sa may Bicol Region, Quezon Province, Batangas at maging sa Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro. Dito naman sa Metro Manila, aaraw po sa umaga. Makakaranas po yan ng pagsikat ng araw pero mula hapon mataas ang tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorms. At sa Linggo at Lunes, maaraw din po sa umaga hanggang tanghali at mataas ang tsansa ng thunderstorm sa hapon. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya. Hindi lamang po bantay ng bahay ang maaaring gawin ng mga alagang aso. Mainam din silang stress reliever ng mga tao na may pinagdaraan ng sakit o problema sa buhay. At isa sa maituturing na companion dog ang breed na Yorkshire. Kilalanin natin ang cute pet na ito sa KBYN. Kasama po si kabayan, Noni De Castro. Yo! Yehey! Kahit maliliit, sila naman ay maliliksi. Ganito may lalarawan ang mga alagang Yorkshire Terrier ng arkitekto at breeder na si Alitea Eileen Tan. Ba't sabi nila, ang life daw ng mga maliliit na aso, maikli lang. Ito ba yun? Depende yan sa alaga. Sa alaga mo, kahit malaking aso, ano? Yes. Kasi, syempre, all life is borrowed. So, when we say na categorize siya na mabilis siyang mamatay kasi maliit, hindi, there's no truth to it. Mas mabilis nga mamatay yung malaki kasi nga malaking heart nila, mahirap mag-pump ng blood. O, yung maliit, they have a longevity na will depend on how much you care for them. Mula sa tatlo, ngayon nasa anim na puna ang inaalaga nilang Yorkie dito sa bahay nila Alitea.
Parang dito ko lang na nakita na ibang klase ng pagkain ng dog. Oo. Okra. Okra. Espada na isda. Oo. Galunggong favorite nila. Galunggong. Wala lang kasi, oo. Ano ang pinakagusto nilang food? Chicharong balaklak. No salt. Tama. Pero may lasa. Pag-aalaga ng aso ang naging daan para malampasan naman ni Aletea ang kalungkutan sa pagpanaw ng ama. Kaya ganun na lamang ang inilalaan niyang oras sa training ng mga asong susuporta sa mga taong may pinagdadaanan sa buhay. Lahat sila, they are all trained to be with a sick person. If ever somebody comes here na sick, makaka-feel sila ng comfort agad. Kasi alam ng mga aso na to how to be there for a person who's not feeling well, who's feeling sad. At gusto rin niya itong maranasan ng iba. Masaya ako kasi dumating si Siri. Meron akong kalaro. Abangan ang buong kwento ngayong linggo sa KBYN. Alas 5 ng hapon bago ang TV Patrol Weekend. Mapa-pribado o pampublikong eskwelahan ay naglatag na ng mga diskarte para maipatupad ang health and safety protocols ngayong bagong school year. Paano nga ba sinisiguro na ligtas sa COVID ng mga estudyante, guro at kawani? Alamin sa pagpapatrol ni Joyce Balancho. June 20 pa nagsimula ang klase sa Xavier School, isang pribadong paaralan sa San Juan City. Todo pag-iigpit ang paaralan sa pagpapatupad ng health and safety protocols para sa higit 3,000 estudyante mula kinder hanggang senior high school, kung saan karamihan pinili ang in-person o face-to-face learning. The night before or before they go to school, each one is required to file the health declaration form using the app. And then, if ever they declare any symptoms or exposure, automatically they will not be allowed to enter the school. Requirement ang pagsusuot ng face mask. Kung walang sintomas, ipapaskan ang kanika nilang QR code sa entrance na nagagamit din para sa contact tracing. Nilimitahan lang ang class size sa 20 on-site students. Pinapipili ang mga magulang at estudyante sa simula ng semester sa dalawang grupo, kung on-site o online learning. Sa loob ng classroom, sabay natututo ang dalawang grupo sa iisang teacher. Because we also have a speaker, what the teacher would do more mindfully is that if he poses a question, he would ask a roomie and then would also ask the Zoomie and would unmute this, the screen, for example, the audio, and then ask the person to speak. And then sometimes for group work, sometimes Zoomies and roomies would be grouped together. Kung sa kalagitnaan naman ng klase, biglang magkaroon ng sintomas ang bata, may protocol na rin ang paaralan para dito. We have contact numbers of the parents, so they are called by the infirmary. If a parent cannot pick up the son, then we, because it's Cardinal Santos General Hospital that manages our infirmary, we have a MOA with them, so we bring the child to the hospital, and that's where the parents will pick up their child. Kung magpositibo ang bata sa COVID-19, ang buong klase niya, kasama ang teacher, sasailalim sa home isolation at lilipat sa full online learning modality. May kahalintulad na health and safety protocols naman ng Padre Mariano Gomez Elementary School, isang pampublikong paaralan sa Maynila. Sa entrance ng kanilang paaralan, merong temperature scanner at ID scanner para sa QR code ng bawat bata. As soon as nalaman po ng mga advisor na medyo mataas na ang temperature or lagnat ng bata, automatic po yan, dadalhin po sila sa isolation room. And then, iche-check po sila ng ating mga nurses. So, if ever po na andyan po ang kanilang mga magulang, po pwede po nilang iuwi ang kanilang mga anak. Pero if ever po naman nawala, they can still stay sa isolation room. And then, i-message na lang po ni advisor ang parent po nila. Sa bawat classroom, may temperature scanner rin. Bawat mesa na estudyante, may nakapaskil na paalala self protocols at may nakalaan ding hygiene kit na may laman na extra face mask, sanitizer, sabon, vitamins, extra t-shirt at face shield. May nakahanda rin na PPE para sa teacher at medical at first aid kit. Aminado ang paaralan,
na magiging hamon ng physical distancing kung papapasukin ang nasa 35 hanggang 45 na estudyante nila sa bawat klase. Hindi pa rin bukas ang cafeteria ng paaralan, kaya sa ngayon sa classrooms muna kakain ang mga estudyante. Bawat silid-aralan, meron namang hand washing facility. We allow students to bring their own baon. So during the time po ng kanilang recess o kanilang break time, automatic po yun ang mga bata ay kakain ng sarili-sarili po nila. Wala pong harapan, wala pong nagsasalita sa bawat isa. Ang paaralan na ito ang isa sa mga ginagamit na quarantine facility sa lungsod ng Maynila. Dahil nakatayo pa dito sa covered court ng paaralan, ang mga tents na ito na nagsisilbing quarantine facility, hindi pa muna mararanasan ng mga estudyante ang nakagawi ang flag raising ceremony tuwing umaga. At sakaling magkaroon ng pasyente ang quarantine facility, mapipilitan ang paaralan na mag-lockdown at isailalim lahat ng estudyante sa online learning. Sa ngayon, inaayos na ng paaralan ang tatlong bagong gawang gusali para magamit na rin sa pagbubukas ng klase sa August 22, 2022. Joyce Balancho, ABS-CBN News. Umaapela ang mga grupo na mapagbigyan sila sa hiling na taas sahod. Tingin din ng ilang education advocates na sa sentro dapat ng pangangalaga sa mga teacher ang pagpapabuti sa kalidad ng kanilang pagtuturo. Nagpapatrol, Ara Perez. 15 taon ng guro si Jinky na pangarap niya mula pagkabata. Ngayon, may sarili na siyang pamilya at mga kaanak na binubuhay. Bukasyon pa rin niya ang pagtuturo, kahit maliit ang sweldo. Napaka-hipokrit ako kung sasabihin kong kasya po yung sweldo namin. Pilit nating inaabot, parang hinahabol natin yung mga, how do you call this, yung presyo ng mga bilihin. Parang pilit talagang ipagkakasya. So kailangan mong mamaluktot. Most of the teachers rather, no? Ang ginagawa namin, nagsa-sideline talaga kami. Nagtitinda si Jinky ng alahas na pandagdag sa budget na 8,000 piso na kanyang take-home mula sa buwan ng sahod na 29,000 pesos bilang teacher 2. Ito na lang ang naiuwi niya dahil sa kaltas at loans. Ang kanya namang asawa, isang jeepney driver na kumikita ng hanggang 500 piso kung maswerteng makapasada. Pagka ikaw ay nagtatrabaho sa isang company na well compensated ka, of course, gagawin mo nang mas mabuti pa ang iyong trabaho. Para sa Alliance of Concerned Teachers, kulang ang nakukuhang kompensasyon ng mga guro para tumbasan ang kanilang mga gampanin. Apela nila sa pamahalaan gawing salary grade 15 ang sahod ng entry-level teachers mula sa kasalukuyang salary grade 11 at salary grade 16 mula salary grade 12 para sa instructors sa kolehiyo. Pangalawang magulang, mga bayani at frontliner. Ilan lamang yan sa mga bansag sa ating mga guro. Pero paalala ng education advocates, ang mga guro ay mga tao rin na may mga pangailangang dapat tugunan at kapakanang dapat isaalang-alang. Kailangan bago sila makapunta doon sa posisyon kung saan nakakatulong sila sa mga bata, nakakasuporta sila ng mga magulang or ng mga caregivers or even their co-teachers, right? Kailangan maayos muna sila. Kaya naman mahalaga rin ang pag-mentor sa mga guro. Kung gusto mo talaga na tunay na ma-improve ang teaching ng mga teachers, yung mga magagaling, diba? Kunyari, na magagaling talaga sila. I-mentor naman, ikalat naman yung mga best practices. Gaya na lamang ni Jovan, na isang chemical engineer, pero kalaunay naging guro nang madiskubre sa teacher fellowship na gusto niyang magturo. Sa kasagsaga ng pandemya noong 2020, nadestino pa siya sa Negros Occidental. Karoon kami ng training magturo talaga sa isang classroom, virtual man o face-to-face. Maliban doon, tinuruan din kami ng skills on managing projects. Nitong Hunyo, inaprobahan na rin ang expanded career progression system for public school teachers, kung saan nagkaroon ng bagong position titles na teachers 4, 5, 6, 7 at master teacher 5 para sa career advancement ng mga guro. Ara Perez, ABS-CBN News. May
Ihandog ang ABS-CBN Foundation sa mga estudyante sa Cuartero Capiz na malaking tulong para sa kanilang pagbabalik eskwela sa Agosto at aagapay sakaling tumama ang kalamidad. Tuwing malakas ang ulan o malakas ang bagyo sa mga bayan ng Dao at Cuartero sa Capiz, nagsisilbing evacuation center ng mga residenteng nakatira sa mga bahaing lugar ang Cuartero National High School. Since Cuartero is prone to flood, kaya we really need a place for the community to go, especially during disasters. Hindi lamang kabuhayan ng mga residente ang nasasakripisyo tuwing may baha, kundi pati ang pag-aaral ng mga estudyante dahil sa kakulangan ng pasilidad tuwing ginagamit na evacuation center ang kanilang eskwelahan. In the past typhoon, dito talaga sila nag-evacuate at saka mga around 17 households stayed here during the typhoon at mga around 50 persons ang nandito. Sa pamamagitan ng Legacy Project ng ABS-CBN Foundation, itinayo ang dalawang palapag na school building sa Cuartero National High School. Sinimulan ang construction noong May 2020 at na-turnover nitong July 4. It serves as the classroom for our learners, and at the same time, this will serve as the evacuation center. Layunin ng Legacy Project na makapagbigay ng multi-purpose building sa mga lugar na matinding naapektuhan ng bagyo, lalo na ng Typhoon Yolanda noong 2013. May 8 classroom ang gusali, may CR, shower room at kusina. Mas accessible din ang pasilidad sa mga persons with disability. This will really be a big boost in our effort to improve access to education. This will be a big contribution. Also, akong nagpapasalamat on behalf of the students of Cuartero National High School. Umakyat na sa moderate risk ang average daily attack rate sa Metro Manila. Ipinag-utos naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa DOH na pag-aralan kung pwede nang alisin ang state of calamity dahil sa COVID. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Naitala kahapon ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso ng COVID sa bansa sa loob ng higit 5 buwan na pumalo ng 2,828. Sa kabila nito, nananatiling mababa ang bilang ng mga nao-ospital, kaya nasa 24.6% pa lang ng mga kamang nakalaan para sa COVID patients ang okupado. Pinakamaraming bagong kaso ang naitala sa Metro Manila na lumampas na ng 1,000 kahapon. Ayon sa Okta Research, mula July 19, paakyat muli ang positivity rate o porsyento ng nagpo-positibo sa COVID mula sa mga tinest sa NCR na pumalo ng 14.6% noong July 20. Kaya hindi pa malinaw kung kailan maaabot ang peak ng COVID cases sa rehiyon. Sabi ni Department of Health Officer in Charge Yusek Maria Rosario Vergere, umakyat na sa moderate risk ang average daily attack rate sa Metro Manila. Ibig sabihin, pumalo sa hindi bababa sa 6 ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID kada 100,000 katao kada araw sa rehiyon. The average daily attack rate is 6.25, pero ang healthcare utilization po is less than 50%. So that means kapag trinostabulate dun sa bagong metrics, it is still at low risk. So lahat pa rin po ng areas natin sa bansa is at low risk. Sabi ni Vergere, ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa DOH na pag-aralang maigi kung pwede na o hindi pa na i-lift ang state of calamity dahil sa COVID na mapapaso sa Setyembre. Kaya sinabihan na ng DOH ang Food and Drug Administration na alamin sa COVID vaccine manufacturers kung handa na ang mga ito na mag-apply ng Certificate of Product Registration o CPR na kailangan para maging commercially available ang COVID vaccines. If we lift the state of calamity by September, ang mangyayari dyan, nakalink dyan yung Emergency Use Authority ng bakuna, nakalink dyan yung ating mga clearances or certificates ng ating mga COVID-19 drugs, nakalink dyan yung healthcare workers benefits based on the law that was just enacted. At nakalink dyan yung ating murang presyo ng gamot dahil meron tayong mga caps ng gamot, price caps, because of this public health emergency. And we have instructed Food and Drug Administration already to start informing our manufacturers and trying to coordinate with them sino na pwede mag-CPR.
para kung sakasakaling mas lift ang state of calamity, may magkaka-CPR na, hindi tayo magkakaproblema sa gamit ng ating mga bakuna as well as with our drugs. Sa BARM, inilunsad ang one-stop-shop vaccination site kung saan pwedeng magpabakuna laban sa COVID at iba pang sakit tulad ng measles. Nasa higit 1.5 milyong individual ang fully vaccinated contra COVID sa BARM, nakatumbas pa lang ng 51% ng target population. Higit 163,000 naman o 5% lang ng target ang may unang booster. Sa Amerika, nagpositibo sa COVID-19 si US President Joe Biden. Hey folks, guess you heard this morning I tested positive for COVID. But I've been double vaccinated, double boosted. Symptoms are mild, and I really appreciate your inquiries and your concerns. But I'm doing well, getting a lot of work done, going to continue to get it done. Fully vaccinated at may dalawang booster shots ang 79 na taong gulang na Pangulo ng Amerika. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Samantala, nakapagtala po ang DOH ng 3,389 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Pinakamataas ito matapos ang mahigit 5 buwan o simula noong February 12. Sa bilang na ito, nasa 1,169 ang mula sa NCR. May 15 ring naitalang namatay. Umalo naman sa 24,478 ang active cases habang nasa 14% ang positivity rate. Nagpositibo po sa COVID-19 si Transportation Secretary Jaime Bautista. Ayon sa communications team ng DOTR, lumabas kahapon ang positibong resulta ng RT-PCR test ni Bautista 4 araw bago ang sona ng Pangulo. Nakakaranas ng mild symptoms ang kalihim kabilang na ang pananakit ng ulo at ubo. Naka-isolate na rin po si Bautista habang ginagampanan ang kanyang mga trabaho. Nakipagpulong na si bagong U.S. Ambassador to the Philippines na si Mary Kay Carlson kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nauna nang kinumpirma ng U.S. Embassy ang pagdating ni Carlson sa isang tweet kagabi. Nagpresenta si Carlson ng kanyang credentials sa Pangulo. Umaasa si Carlson na makamit ang magagandang oportunidad para sa bilateral relations ng dalawang bansa. Nakumpirma si Carlson bilang U.S. Envoy sa Pilipinas noong Mayo. Nagsilbi siyang Deputy Chief of Mission sa U.S. Embassy sa Buenos Aires, Argentina. At nagsimula siya sa Foreign Service noong 1985. Ngayong gabi na ang inabangang B-World, The World Will Adjust Concert, tampok ang BGYO, Beanie at ang K-pop girl group na Red Velvet na eksklusibong nakapanayam ng ABS-CBN News. At live sa Pasay City, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, kamusta ang interview mo sa Red Velvet at nagpaturo ka ba ng dance moves? Gretchen, syempre hindi natin pinalampas yung pagkakataon na magpaturo ng dance moves sa Red Velvet sa ating interview bago ang kanilang much-awaited participation sa BU Concert ngayong gabi. Pasado alas 10 ng gabi nang lumapag ang Korean Air flight sa Ninoy Aquino International Airport mula Incheon, South Korea. Sakay sina Joy, Yeri, Irene, Silgi at Wendy, ang K-pop girl group na Red Velvet. Sa airport pa lang, may ilang fans nang nag-abang, kaya mas lalong na-excite ang grupo. Ngayong araw, maagang pumila sa MOA Arena sa Pasay ang Pinoy fans na kung tawagin ay Revelups. Bago magsimula ang show, eksklusibo naming nakapanayam ang grupo. Kwento nila, matagal nilang hinintay ang pagkakataong makapag-perform ulit sa Pinas. Nakabisita na sa bansa ang grupo noong 2015 at 2019. Happiness, Mabuhay Philippines, we are Red Velvet! Ang Feel My Rhythm ay isa sa kanilang recent projects. May mahigit 50 million views na ang kanilang music video sa YouTube. Bagay na pinagpapasalamat nila. First of all, we really want to say thank you to all the fans out there worldwide who watched and loved our song Feel My Rhythm. Because of you guys, all the Revelovs out there, we were able to come here and to show you all the great songs. And thank you for all the love and support all the time. And we'll show you
show you more great performances and songs. So, thank you very much. Siyempre, hindi namin pinalampas na magpaturo ng dance moves. Bukod sa Filipino Rebel Loves, masaya rin ang grupo na makakapag-perform sila sa isang show, tampok ang talented kids with special needs. Hiling nilang ma-inspire at mabigyan ng energy ang mga bata na patuloy na mag-perform. Hindi pa man sumasampa on stage, ang tanong na ng lahat, kailan sila magkakaroon ulit ng solo concert dito? Hopefully, with our concert, hopefully, in Manila next time. See you soon, see you soon, guys. Love you! Gretchen, nakikita mo sa aking likuran patuloy na nagpapapasok ng mga fans dito sa concert venue. At kanina, bago yung ating interview with Red Velvet, na-meet na rin ng BGYO at Bini ang K-pop girl group. At yan ang latest mula dito sa MOA Arena. Finger Heart, balik sa'yo, Gretchen. Ang saya naman. Happy Friday. Maraming salamat, MJ Felipe. Matapos ang tatlong dekada bago makabalik sa Malacañang, nakaatang po ngayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuparin ng mga pangako noong halala at harapin ng mga hamon ng pandemya at giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Sa laki ng lamang sa mga kalaban, madaling nakuha ni Ferdinand Marcos Jr. ang pinakamataas na posisyon sa bansa noong halalan. Pero mahirap ang mga haharapin niyang hamon. Una na dito ang pagbangon sa pandemya. Bagamat hindi na puno ang mga ospital ng mga pasyenteng may COVID-19, hindi pa rin aaabot ng gobyerno ang target nito na mabakunahan ang 80% ng populasyon. Sa ngayon, 70 milyong Pilipino pa lang ang fully vaccinated. At sa bilang na yan, 15 milyon pa lang ang nakakatanggap ng booster dose. Gusto ng Pangulong Marcos na dalawang beses nang tinamaan ng COVID-19 na paigtingin ang pagbabakuna. Hindi naman talaga kailangan isa batas pa ito dahil malaya pa rin tayong mamili para sa ating sariling kalusugan. Pero habang tumatagal ay mas lumilinaw ang sinasabi ng siyensya, ang mga datos at ang mga pag-aaral na ang pagbabakuna ay malaki ang naitutulong para sa ating kaligtasan mula sa COVID-19. Bukod sa pandemya, kailangan ding harapin ng Administrasyong Marcos ang isa pang banta sa kalusugan, ang malnutrisyon at pagkagutom. Sa survey ng social weather stations na inilabas noong Hunyo, 3 sa 10 Pilipino ang nagsabing mas naging mahirap ang kanilang estado ng pamumuhay noong nakaraang 12 buwan. Sa parehong survey, nasa 3 milyong Pilipino naman ang nagsabing nakaranas sila ng gutom sa unang 3 buwan ng 2022. Sa survey naman ng Pulse Asia nitong Hunyo, 57% ang nagsabing ang pagsipa ng presyo ng bilihin ang dapat unahing tugunan ng bagong administrasyon. Patuloy kasi ang pagsirit ng presyo ng mga bilihin. Isa sa dahilan, ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, kung saan apektado ang presyo ng produktong petrolyo. Ang presyo ng diesel at gasolina, doble o triple na ang itinaas. Ang bigas, tumaas ng 3 piso kada kilo. Ang manok, umabot na sa 210 pesos kada kilo. Ang baboy, mahigit 330 pesos na kada kilo. Pati ang presyo ng itlog at asukal, nagtaasan din. Dahil sa pagsirit ng presyo ng bilihin, umabot na sa 6.1% ang inflation rate ng bansa noong nakaraang buwan. Sa kanyang inaugurasyon, sinabi ni Marcos na pagtutuunan niya ng pansin ang pagkakaroon ng sapat at murang pagkain sa bansa. We have to attend to the impending food crisis that it seems it will be visiting us in the next 2 quarters. We have to think very hard about making sure that people have sufficient food, number one, at the price that they can afford. Because again, it's useless to have food if they cannot afford it.
siya rin mismo ang mamumuno sa Department of Agriculture. At inatasan na ang ahensya na ipatupad ang Masagana 150 at Masagana 200. Dalawang proyektong tulad sa dating programang pag-agrikultura ng kanyang ama na si Marcos Sr. Layo ng dalawang programang pataasin ang produksyon ng bigas at kita ng mga magsasaka. Nais din ni Marcos na ipagpatuloy hanggang sa katapusan ng taon ang mga programang nagbibigay ayuda sa publiko para maibsan ang taas ng presyo ng produktong petrolyo, kabilang na ang fuel subsidy at libreng sakay. We have enough budget, I think, to last for most of this, no, for this year and a little bit beyond. But we still have to find that. We have to find that money if we're going to continue. Pero malaking pondo ang kailangan para sa mga naturang proyekto. Isang malaking hamon sa kabila ng malaking utang ng bansa na umabot na sa 12.5 trillion pesos nitong Mayo. 31% nito ay foreign debt. Sa kabila nito, tiwala naman ang bagong administrasyon na lalago pa rin ang ekonomiya ngayong taon. We should be happy. Should be optimistic, no? That's still the best in among ASEAN plus 3. Not only this year, but also next year. That's the consensus of forecasters. We need to revive the to enhance the PPP, no? Because of its potential for contributing to the build-up of our infrastructure. Target na pababain din ang poverty incidence sa bansa o ang bilang ng mga mahihirap mula sa 23.7% sa unang anim na buwan noong 2021 o katumbas ng mahigit sa 26 na milyong Pilipino sa 9% sa 2028 bago matapos ang termino ni Marcos. Hindi nagbigay ng detalye ang economic team kung paano nila gagawin ito dahil anila ilalatag ito mismo ng Pangulong Marcos sa kanyang unang State of the Nation address sa darating na Lunes. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Kabilang sa mga unang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paliitin at gawing mas epektibo ang byurokrasya sa pamamagitan ng tinatawag na right-sizing. Isa sa nakikitang paraan ng Civil Service Commission ay ang mas maagang pagre-retiro ng mga government employees. Nagpapatrol, Buena Cos. Pinag-uusapan ngayon ang right-sizing o ang balak na bawasan ang mga tanggapan at kawanin ng gobyerno na magkakapareho ang trabaho. May hinanda ng panukala ang Budget Department para dito. Ayon sa Civil Service Commission, pwede ring pag-aralan ang mas maagang mandatory retirement age ng mga kawani ng gobyerno. You can look at it kung ilan ho ang data niyan, kung ilan sila. Then tingnan nyo ho kung ilan ang mawawala. O baka hindi na kayo tutuloy sa right sizing. We have the oldest mandatory retirement in the whole of sa ASEAN countries po. And we also have the oldest optional age of retirement. Tutol sa right sizing ang isang grupo ng government workers, pero pabor sila sa panukalang mas maagang retirement age. Sabi nila, makakatanggap pa rin naman ng pensyon basta may 15 taon sa serbisyo at nakapagbayad ng kontribusyon. Sumusuporta po kami na optional retirement at 56 at 60 sa mandatory retirement. Uh-oh. And in fact, sa military, di po ba, 30 years of service or 56 years old, whichever comes first. So kung pwede po ito sa militar, siguro po, pwede din po sa mga kawanin ng gobyerno. Kasi ang problema po namin, pagdating po namin ng 65, pag nag-retire na po kami, ugod-ugod na po kami. Unfortunately, hindi na namin ma-enjoy malamang ang kasarapan po sana sa retirement. Gusto rin sana ng public school teacher na si Evangeline Garvida na mas maagang mag-retire. Pero ang tanong niya, sapat kaya ang makukuha niyang pensyon? Sa physical na kagustuhan, talaga naman na okay na ng retirement na 56 kasi para ma-enjoy mo. Pero ang tanong nga doon, yung bang makukuha mo ay mag-e-enjoy ka ba sa kalalabasan o sa computation ng GSIS? 5 panukala na ang inihain para pababain ang retirement age ng mga nagtatrabaho sa gobyerno at mga public school teachers sa nagdaang 2 kongreso. Pero hindi ito umusad. Tumanggi munang magkomento ang GSIS sa issue, pero nauna na nilang sinabi na posibleng makaapekto sa makukuhang pensyon kung mas maaga ang mandatory retirement age. Iikli kasi ang panahon ng pag-remit ng contribution, kaya posible ring lumiit ang halaga ng pensyon. Itong pinapanukala na ito, maraming natutuwa dyan sa punto na
makakaiwas na sila dun sa mga stress. Pero baka ang kalabasan din yan ay madagdagan ng stress kasi nga kaunti yung makukuha nilang benepisyo. Sa dami ng issue, ayusin muna bago mag-mandate ng 56 or 57 years old na retirement. No, linisin muna. Marami naman pong pwedeng gawin pag save, halimbawa na lang po. Oo. Nandyan po ang corruption. Mm-mm. Bakit hindi po i-stop yan? In fact, in the previous administration, di po ang formally, tapos yung PhilHealth. Naiintindihan ni Evangeline ang hangad ng administrasyon na ayusin ang pamahalaan. Hiling niya, sana lang ay hindi sa kabawasan ng mga gaya nilang naglilingkod sa bayan. Wenacos, ABS-CBN News. Binigyan ng notice ng Social Security System o SSS ang 11 establishmento dahil sa non-remittance o hindi pagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado sa isinagawang run after contribution evaders o race ng SSS Deparo, 2 eskwelahan at 9 na establishmento sa Caloocan ang tinukoy ng SSS Deparo. Paliwanag ng mga may-ari ng 2 eskwelahan na apektuhan sila ng pandemya kaya nahirapan silang mag-remit. Pero nangako ang mga ito na magko-comply. Ayon naman sa SSS North Operations Group, Vice President Fernando Nicolas, layunin itong palalaanan. Paalalahanan ang mga kumpanya sa kanilang obligasyon. Nag-aalok din sila ng installment option na hanggang November para makapag-remit ang mga establishments. Ang babala ng SSS, posibleng kasuhan ang mga hindi magko-comply. Paalala pa ni Nicolas, maaring mahirapan o matagalan ang mga empleyado sa pagkuha ng benepisyo kung hindi magre-remit ang kanilang monthly contributions. 1.6 million pesos. Ganyan kalaki ang perang naiwan ng isang banyagang pasahero sa sasakyan ng TNVS driver. Kahit po mahirap ang buhay, pinili ng driver na isaole ang pera. Nagpapatrol, Jose Carretero. Marami ang nantig at namangha sa post sa Facebook ng 34 anyos na TNVS driver na si Juan Carlos Martin ng Gagalangin, Tondo, Manila. Ikwinento niyang nagsauli siya ng 1.6 million pesos na cash. Anya, mag-alas 8 noong Miyerkules nang sumakay sa kanya ang babae sa isang kondominium sa Paranaque City. Di pa nakakalayo, pinabalik na siya nito sa kondominium kung saan siya nito sinundo. Pero may iniwan itong bag na halatang malaking pera ang laman. Habang ongoing po kami sa biyahe, may nilagay pong bag po. Pagkalagay niya, sabi niya, balik tayo doon sa pinanggalingan ko. Pagka, siyempre, ala ko po may naiwanan, bumalik po ako. Pagbalik ko po, bigla po siyang bumabad. Sabi niya, ang iniwan niya lang salita, give it to my friend. Ako po, sir, iniisip ko, baka yung, hindi ko po alam kung sino pong kaibigay sinasabi niya, sir, hindi ko po. Naglaro ko na po ng nasa isip ko, sir, baka mamaya illegal po yan. Pero ilang metro pa lamang ang tinakbo ng sasakyan, may pumarang 2 lalaki. Hinintuan niya ito sa pag-aakalang ito na ang sinasabi ng babae na kaibigan niya na kukuha ng bag na may pera. Pero nang makarating sila sa drop-off point sa isang mall sa Pasay, bumaba ang 2 pero hindi kinuha ang bag. Dito niya napagtanto na nagkamali sa pagsakay sa kanya ang babae at ang talagang nag-book sa kanya ay ang ibinaba niyang 2 Chinese nationals. Nagdesisyon na rin siyang tumawag sa kaibigang pulis at i-report din sa pinagtatrabahuan niya ang insidente. Pinayuan siya ng kaibigan na dalhin sa Manila Police District ang pera. Doon niya rin naabutan ang babae na nag-report na pala sa PNP at nalaman niyang 1.6 million pesos ang laman ng bag. Pagkakita namin, umiyak po siya ng talagang yung siguro sa saya, halo-halo na po, iyak niya. Nalaman din ni Martin na ipapalit sana sa foreign currency ang pera at nagkamali ang babae na sinakyan. Ang nanay ni Martin, labis ang tuwa sa ipinakitang katapatan nito. Yung magandang aral na pinunla namin sa kanilang magkakapatid, nagawa niya. Natanim sa isip niya mabuting kalooban, hindi siya natukso. Gumawa ng masama. Hindi siya natukso sa pera.
Para kay Martin, kahit kapos sa pera dahil marami gastusin, hindi pumasok sa isip niyang pakialaman ang pera. Ilang beses na ring may mga naiwang mamahaling gamit sa sasakyan niya at binabalik niya ito. Jose Carretero, ABS-CBN News. Sasalang na sa MTRCB ang bago nilang pinuno na si Lala Soto, anak ni na dating Senate President Tito Soto at aktres na si Helen Gamboa. Opisyal na rin tinapos ni Liza Dino ang kanyang panunungkulan sa Film Development Council of the Philippines para bigyang daan ang liderato ni Tirso Cruz III. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Formal nang ipinasa ni Liza Dino ang pangangasiwa ng Film Development Council of the Philippines kahapon sa bagong chairperson na si Tirso Cruz III. Ayon sa consultant ni PIP na si Direk Jose Javier Reyes, maayos ang pagharap ng dalawang kampo kung saan ipinakita ni Dino ang ongoing programs sa pagpapaunlad ng industriya. Ito na rin ang huling paalam ni Dino. I would like to take this opportunity to thank everyone for your love, support, trust, sa loob ng 6 na taon ng aking panunungkulan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. At mabuhay ang pelikulang Pilipino. This is Cher Liza, signing off. Baka pagdating ng oras, bumalik muna ngayon si Cruz sa taping ng FPJ sa Probinsyano sa Ilocos Norte bago ang kanyang full-time na trabaho sa FDCP. Ayon kay Reyes, pag-aaralan din ng veteran actor kung paano bubuhayin muli ang movie industry sa gitna ng radikal na paglipat ng mga filmmaker sa online platforms na kailangan ding bigyan ng insentibo. Samantala, na-turn over na rin kay Lala Soto ang pamunuan ng Movie and TV Review Classification Board ng outgoing MTRCB chairperson na si Attorney Ogie Haro. Malimit na tanong ngayon sa anak ni dating Senate President Tito Soto kung anong aksyon niya sa Bold Movies Online. Giit ni Soto sa TV Patrol sa ilalim ng batas. Sakop lang niya ang mga palabas sa sine at telebisyon. Pero sana rin anya mabago ang direksyon ng local filmmaking ngayon. Sasalang na si Soto sa MTRCB sa Lunes. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Mark, anong masasayang kaganapan naman ngayon ang pinagpiestahan sa social media? Kuyang Henry, aba, yung di nalulumang mga larong Pinoy tulad ng agawang biik, na level up ang excitement dahil naka-blindfold sila. At yung gender reveal na idinaan sa hampas palayok at marami pang iba. Kakaiba. Sa isa't isa, may pakimkim pang kiss. At ano bang bago sa agawang biik?
Bakit sikat pa rin to dito sa Farmer's Day sa Baybay City, Leyte? Kasi naman kasi, naka-blindfold sila eh. Kaya yung akala mong iyong iyo na, pinaasa ka lang pala at di naman tinadhana. Mark Logan, ABS-CBN News. Alam mo, iba talaga ang Pinoy mag-invento ng gimmick. Agawang biik. Agawang biik. Naka-blindfold pala yun. Mas matindi yung kakilala ko, mga ano? Grupo. Agawang lamok. Nakakainis. Papahin mo naman ako. Si Papa Bernadette, tawa na ka gano'n na. So wala akong Biyernes na. Biyernes na. Alright. At yan po mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Wala na, corny na eh. Ano bang hamon, ano bang parahon, dapat kami maglilingkod. Ako po si Henry Umaga Diaz, maraming salamat. Happy weekend po at magandang gabi.